kuhan yung Lunox, may pang Ruby DD ano na eh. May pang Ruby DD potential na eh. So may burst down na din na mangyayari kapag kunyari nagsama-sama dito yung lineup ng Omega. Pero we expected yung Yuzong at maganda yung Yuzong sa game na to. Maganda rin naman yung ibang heroes ng side ng NX ng Omega Esports. Like for example, yung Selena Estes, this is a lot of trouble for sure. Kasi biglang nasagot yung Lancelot pick ng NXP. So okay naman yung hero para kay James with this Yuzong. And okay din naman yung hero ni Renejay. At the same time, yung hero sa mid lane, kailangan maging brilliant ni H2O with this Lancelot. Mm-hmm. For and sure. Tingnan mo na may ginagawa ni Renejay, ni James, Renejay tuloy. Lumabas kasi dun sa split screen eh. Si James dito, ang ginagawa niya lang, ini-spam niya lang yung first niya, yung bilog, hindi siya masyadong pumapalo, talagang, ano yung, alam mo yon, zone out mo lang yung glue. Yun lang yung ginagawa niya. Ito tong masiyawi dito, mapapanis siya ni Toshi at ni Haze. Yeah. And for a level 2 Farsa, nakagulat yun ah. Well, lalong-lalo na kasi may tulong din ni Granger. Obviously, yawi, hindi yun yung ideal situation na mangyari para sa kanya. Lalong-lalo na kasi mabibigyan ng Omega Esports ng opening para i-chain stun. Ito si James. And ang gandang setup nung ginawa dito ng side ng Omega and Glue Selena, this is something new coming out from Omega. I wanna say, dahil nga naman may lockdown, so easily mapapana ng Selena. At again, yung Omega Esports, this time mas maganda yung early stages nila compared to sa previous game na kita mo talagang lamang yawi na magnet, pero bait lang pala. And sabi dito ni H2O, sige, papantong execute ko, huwag yung Thorn Rose ako. And Kurt TZ, may pana siyang active ngayon, pero hindi niya pipilitin. Nagamitin yon kasi alam niya may possible pitas doon sa may baba. Best actor, doon si Yawi. Kasi bakit ka nga naman magpapamagnet doon sa pana? Yun pala, may plano. May plano. Ano si H2? Pero tahuli si H2 dito. And makakatakas ba siya? Phantom Execute, napakabilis ng kamay. OMG, gets a turtle. Haji Z, hinahabol ni Exhort. Exhort dito at level 4. James, nahanap niya si Haji. And short-lived yung turtle buff. Great play by OMG na nagamit nila yon para i-force out dito si H2O. Nakuha nila yung objective. Pero maganda din yung sagot na ginawa ng NXP. Nahanap nila agad si Haji at tatanggal nila yung buff. That's why I thought na sinabi ko dun sa draft na hindi ako magugulat kung Yuzong yung pick ng NXP. Kasi number one, pag nag-ultimate siya, nag-ultimate din si Glue, instant, kakainin niya lahat. Kung na-cast ni Manjin kapon yung dog food, eto dragon food. Kahit mo naman kung gano'n niya, dinaanan lang lahat ng mga mini glue at naubos. Tapos mahanap niya siya, Jeezy. Ang ganda ng connection ng pinakita ng dalawa, pero na-polish nila! Estes dito with the heals! Oh double God. Kill! Omega! With their own answer sa mga problema na binabato ng NXP. Isang one hit na lang yung kinailangan doon. Pero na flame shot at na kontra na nga with the healing factor. Mm-hmm. And hindi sapat. Naku, si Kenji dito. Si Naniban, shatter. Kakaibang play. Pero, kakaibang play. Akala niya siguro makahatak niya doon si James. Sakong-sakto lang yung galawan ni James to get away. Ang kagandaan nga lang ay Omega makapag-push sa may top lane. I don't think Renjay can stop this. Kung at pinaka-ideal scenario dito para kay Renjay ay maubos lang yung shield tapos ma-depensa niya. But kind of seems like napa-half yung HP. Nakakuha ng konti gold si Renjay kasi hindi na siya pwede mag-stay dito. May nagtago eh. May nagtago na minion sa likod ng Siege. Ayun na, nag-overstay nga talaga si Renejay sa may top. And akala ni Renejay, yung wala Siege na lang eh. Yung canon na lang yung natitikay. Tapos biglang may lumabas sa secret character dun sa likod na unlock. Oh. Lumabas yung totoong final boss. Akala mo wala ako. Uy, naku po, nabigyan si Exhort. And magagamit niya yung Order of Brilliance para makatakas. With a flicker in, Yawi pumasok. And siya yung mapapunish dito. Tingnan mo yung damage output na ginagawa ng Omega at napalibutan. Whoa, ng apat dito si Yawi at isama mo pa si Exhort, tinamaan ng pana ni Curtizzi. So hindi ka tulad ng previous game, bawal magsari-sariling pangarap ang NXP ngayon. Kasi wala namang Estes nung previous game. This time kapag may pag nag-showtime ka para sa NXP at hindi ka naka-minus 1, yari ka talaga. Nice dodge by James, by the way. Mm-hmm. Presence of mind, nandoon, may bombang tinanim at may bombang sasabog mag-isa. Doon sa taas, H2O, naghahanap siya dito ng paraan
para kahit paano makakuha ng extra farm at makabawi sa ginagawang lineup ng Omega. Omega sitting pretty on 7 kills. Mm-hmm. 14k yung gold nila while yung NXP 12 lang. At dito nakakaroon ng lamang yung OMG. Ang ganda ng mga setup nila para kay Kurt. Kumbaga, dati skill shot siya eh, na expect mo na tumama at nanakaw pa nga yung Lito. Yun lang. Nanakaw si pa yung Lito. Si Tolitz nahuli. Nahuli si Tolitz. Naanap. I suppose feel bad for H2O for sure. Pero ang kailangan niyang gawin ay mag-farm lang din talaga. Operation late game na para sa NXP. They have to concede yung early stages dahil ang Omega na talaga nagko-control niyan. So kailangan nilang makapag-farm kay Renej. Supplementary farm din kay H2O. At syempre, kailangan nilang mapakunat si James. Eventually, kapag nag-clash, meron silang damage output. But at this point, hindi na sila talaga pwede mag-showtime. OMG! Kung mapapansin mo yung itemization na ginagawa dito ng team. Blue, kung papansinin mo, Wolf, wala pa talaga siyang binubuo isang buong item. Pero Exhort, nahuli sa gitna. Order of Brilliance, nandun. Renej using the dash. Oh, para makaalis. Pero yung stun, nandoon. And Haze, nahuli na Sipa. Pero mapapurify siya. And mapapunish ata ng todo dito. Yung side ng NXP. Estes tutumba. Curtizy, hinahabol si H2. Pero walang pana para i-hold si H2 doon sa pwesto niya at tututok sila doon sa pakay talaga nila, which is the turret. I wonder what is happening sa NXP kasi nagawa na ganun na sila na play eh. Parang nung si Yowie gumawa ng sipa doon kay Haze, na-purify na yun eh nung sa mid lane. And then after 2 minutes, they tried to play once again. Obviously, nag-cooldown na yung purify. At doon na nga sila na-counter. Buti na lang nakakuha ng kill si H2O. Kung wala nakuhang kill doon si Lancelot, sobrang wala na makukuha yung NXP, but at least they live to see another day. Kaso ito na, dominance from Omega. Dalawa ang nahuli doon ni Kenji sa stun, pero napilitan lahat, tumakbo at umalis. Tignan mo si Kenji. Kinawakan niya si James. Yung dragon, may glue! Yung dragon! Ano yan? Naku! Ibang klaseng rides yun. Dati bumper lang yung yun. Alam natin. Ngayon, alam mo yung ano? Magic carpet, magic use. Magic carpet! The Legend of the Magic Dragon! Game of Thrones, mga kaibigan! Pero may sariling pangarap din si Exhort at dahil dun sa kill ni Exhort kay Hajizi, nakakuha si H2O ng Turtle. Opening, yung small openings na nagagawa ng NXP at hindi ako makaget over. Yung Dragon, lumipad. May kasamang blue sa taas. May roller coaster! Ride. Magic carpet ride! Naku po! Magic Dragon. Kakaiba. Si Kenji at si James. Kumbaga, ano eh. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Pero going back at the game. Isa sa mga pinaka-wild na nakita ko. Oh. I mean, may sariling airline si James eh. Matilda Airlines si James Airlines. James Airlines si Haze na huli na naman, na purify na naman. And tama yung alam ko yung gusto gawin ni Yowie, gusto niya eliminate agad yung Haze factor. Purify, oh. Pero kasi yung purify talaga, it's getting in his way at hindi talaga kaya. This time nakataas nga lang si Yowie at baka, I would say, dun sa instance na yon, gusto lang din talaga niyang i-force yung purify. And that's yeah. Good. Kasi ngayon, maghihintay ng yung cooldown na kanyang ultimate ay less than 1 minute. Tapos yung purify is more than a minute. So, kaya nilang gawa ng play. Mm-hmm. Katulad itong bottom play. And nakikita mo yung ginagawa nila Toshi. Toshi, siya ay tutumba. Hindi siya masasalba ni Kurt. Pero katumbas nun ay may isa pa atang Barret na makukuha dito inside the NXP. Pero Hajizi, the KDA machine, he is here. H2, wow! Dash siya. Triple H combination. Nasa gitna. Pero ibang H yung, ibang team yung isang H. Naku. Eto na. Naubusan ng dash. Tapos nag-ultimate na si Haze. Naubusan ng dash. Ito na yung sinasabi natin. Pag masyado magkakadikit yung mga team, usually, hindi ka na nag-refresh. And talagang gusto mo talagang isa-isa silang tamaan eh para makapag-dash in, dash out ka dun sa mga area na kailangan. And Kenji, pupuntahan niya sana yon for a possible ultimate. Pero tingin ko hindi enough yung damage na para kay James eh. All due fairness, para sa NXP, napaliit nila yung lead, yung gold lead ngayon ng Omega Esports. I wanna say, nahuli nila. Kaso tinamaan ang bana. Yowie. Grabe si Yowie, sinalo lahat. Bodyguard. The bodyguard. Hindi pwede. Op, Yowie, ha, sumiset up.
Grabe naman pala mag-box out si Yawi. Binaho. Sinalulat bala. The selfless, the most selfless person in NXP. Yawi Esports. H2O gumagawa ng sarili pangarap ulit dun sa may top lane. And kailangan nila at i-address tong Lord Take na to, ha? Kailangan nila i-address to. NXP, will they give up this Lord? Alam nila siguro din na hindi din ganun kabilis mag-take yung OMG. Pero kasi tingnan mo yung effort ni Yawi tsaka ni Exhort para lang makalagpas dito kay Curtis tsaka kay Haze. Grabe! I want to see yung ultimate ulit dito. Yung Sanib or yung Sakai ni Glue. Mm-hmm. Then again, ang NXP, naiintindihan nila yung pwedeng nangyari. Honestly, sila pa yung nagdidikta nung fact na wala mo ng mga team fights. Puro pitas-pitas. And yung Omega Esports, nag-stick together sila. Ito yung dahilan kung bakit so far in the last few minutes, nakakahabol yung NXP sa gold. In fact, konti na lang yung lamang ng NXP. Less than 1,000. And now, nakikita naman natin sila Haze. Nagkakaroon na sila ng item. Toshi even getting yung kanyang Holy Crystal. Curtizy with the Necklace of Durans. NXP, they should be aware kung anong nakuha dito ng side ng OMG. Those are power spike items for these two heroes. Pero si Yawi, maganda yung pwesto niya dito, ha. Pwede siya manggulat, pero naku po, nakita ng pana. Nadaanan ng secret camera. Ito nandito na si James. And James dito, nandito siya sa may area. Pwede sila mag-setup dito at masyadong... Si Kenji, sinakyan. Ito, yung dragon, nasaan? Wala. Yung dragon pala nandun. Way up the dragon lang pala to. Ni Kenji, daig pa siya ano eh. Si Kay Brosas eh. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Exhort! Going in! Ruby Didi Play! Oh Exhort Didi Play! Grabe yung ginawa nila! And here comes James! Sakay ng dragon! And yun na nga ang hinahanap. Four people down sa side ng OMG! And patience play from NXP! I can't believe what I'm about to say. Tama ka, Butters! Sobrang patient ng NXP sa paghanap ng opening at yung pinaka-opening nila nung sinakyan ni Kenji, si Yawi. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sabi, edi sige, tara dito. At dahil na-isolate yung main tank ng side ng Omega Esports, sabi ni Exhort, sige, ito na yun, my time has come. Ang kailangan ko lang gawin, mag-Ruby Didi para patayin si GC at pwede na akong mamatay. Sabi niya, ito na ang sakripisyo, the ultimate sacrifice ko. Ikaw na ang bahala, H2. Ikaw na bahala, Renny J. At dahil dyan nakuha pa ng Lord, sabi ng NXP. Sabi ni Xort, itatabi ko na. Ikaw kayo na. Itatabi ko na, kayo na. Yun ang pinakita ni Xort. And they're really working as a unit. I wanna say, weirdly enough, yes. They're working as a unit. Work, may sarili lang silang trabaho na hindi pa natin nakikita mula sa ibang teams. Kakaiba yung kanilang take. At siguro yun yung way para talunin yung Omega Esports sa systematic. Maging magulo ka. Oy, pero ito si Kenji na naman nandito sa may gitna. Okay. And Toshi, ginamit yung Fenrir Airstrike. Si Kenji yung napagtripan nila dito. Pero grabe, sustain. Haze, nandito sa may pinakalikod. Tignan natin dito kung paano lalaban ang side ng Omega. Masusustain ba? Yes, masusustain. Tutumba si Exhort. At nandito sa pinakalikod, yes, si Yawi. Sinakyan si Yawi ni Kenji. And James is the next target. H2O nandun sa taas, nagpa-farm. Dahil hindi na nga din nila kakayanin yung pag-sustain ng OMG. Massive Haze. Sustain this time. Yung Omega Esports, on point na naman si Haze with the ultimate. Pati na rin yung Purify. Every time na may Purify si Haze, hindi pa kakayanin ng NXP. Kailangan nilang either ma-isolate doon si Kenji or ma-isolate si Haze. Just not gonna happen. Feeling ko si Haze at si Ajizi hindi mo na mapapaghiwalay sa ngayon. Oo, at hindi din mapaghiwalay si Kenji tsaka si Yawi. Tama dyan. Talagang laging kinokontrol si Yawi. And ito yung nangyari doon for Kenji. That was a very nice play kasi hindi siya nakagawa ng Jeet Kune Do pati Way of the Dragon play. Grabe, and lucky na to. Lahat ng pwedeng ibato na nandun sa area, pakaramdam ko may certain bato pa dun na sinama dun sa flame. Grabe. Shot. Flame shot, feathered airstrike, Detsonata, pati siguro may pana pa. Tumakay pa nila yung pana. Lahat ng pana na pwede, lahat ng pwede ibato na bato dun kay Rene J. And it's a great way of stopping Rene J. Kasi sabihin nga natin dito, 14 minutes na, and Rene J, meron na tong item eh. Masakit na rin talaga yung Harith at this point. Do take note, that's the third death para kay Rene J. Hindi siya nag-purify dun sa play na yun. Might si be for the good. Kamunti ka na tamahan si Exhort. Pero that could have been the turnaround play na magagawa ng OMG. 91 seconds, still the Lord comes up. Divine Glaive, lumabas na para kay Kurt.
And yung NXP dito, nasa taas. Yung OMG, nasa baba. And kung nakikita nyo si Haze, meron na din siya pang alalay dun sa damage output ni Exhort, Renege, at magiging extra tanky siya pagka yun ang dalawang gumaw sa kanya. Yawi, siya ang napiling. Siya ang napiling kumuha at kumain ng period airstrike. Kaso, kalahating buhay lang. Makunat. Makunat. Yawi, do take note, this is a tank show. First pick coming out from NXP. And kung napapasin mo dito, pareho na silang walang outer turret. Yun yung nagiging dilema ng dalawang team. Hindi nila mapasok yung base ng isa't isa. And nagiging mahirap din naman para sa side ng NXP dahil nga merong Farsa yung side dito ng OMG. So talaga yung high ground, yung not necessarily high ground, base defense mo, literal na ano yan eh, literal na pipigil dyan from afar. I wanna say, kahit late game stages na, sabi na, sinasabi natin maganda yung Harit sa late game, overall composition ng Omega, mas maganda sa late game din. Mm-hmm. As 5, Yawi might be trouble using the flicker, na pwersang gumamit ng flicker. And mas mataas yung cooldown ng flicker kesa doon sa Feathered Airstrike. So right. Omega, mas esera doon. Ito yung problema. Kung mahirap ang mag-push ang side ng NXP sa Omega, yung Omega, pwede nilang i-brute force yung way nila papunta sa base. Pero this time, smarter choice para sa Omega Esports na kunin na lang yung Lord. At walang flicker ngayon si Yawi. So walang ano crazy play na magaganap. That's right. At tingnan mo yung pwesto ni Kenji. Uy, naging ninja. Nakita niya, ay, ito yung ano ko. Sasakyan ko, sabi ni Yawi, wag, bawal ka sumakay bawal sa akin. Hindi muna ako. Si Kenji Brosas. Ito na. Exacto yun eh. K yun eh. Okay, bakit? Kenji. Si Kenji Brosas, let's go. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Literal kasi damay, K. Damay. Damay si Bilyan. Sinakyan niya si Yao. Ito na. Ito na. Ito na sila, James. Oh, lumalapit na. Lumalapit James si James. James, nilalakaran na. Oh, sabi niya, oh, sige, game na. Oh, ito, nilalayo ko si Haji kahit papano. Si Kenji oh, yun na, sumakay pero, na. Pero hindi, sinigurado ni Toshi, sabi ni Toshi, game na, pero doon sa may wait, taas, did may it? Nagtatapos! May nagtatapos! Oh, no! Oh, my God! Oh, no! Yun pala yung plano! Kaya pala naglalakad si James! The heist! Sabi of ni James, the week! Look at me now! The heist of the week, ang pagnakaw ng panalo! What? Kasi nga naman, paano mo bubuwagin?